Kamusta mga mag-aaral? Ako si Bob Ong, isang manunula. At inibitahan ako sa paligsahan nyo ngayon para magbigay ng inspirasyon sa tatalakayin ninyong paksa. Pero kailangan nyo pa ba ng inspirasyon? Sana hindi, dahil wala akong maibibigay. Bilang manunulat, maraming kabataan ang nagtatanong sa akin, "Sir, paano ba magsulat ng libro?" Isa ito sa mga tanong na paborito kong hindi sinasagot. Dahil alam ko na ang batang may kinabukasan sa pagsusulat ay hindi nang hihingi ng sagot, kundi naghahanap ng sagot. At bago nila umpisahan ang paghahanap, sinisiguro muna nilang tama ang inaalagaan nilang tanong. Salungat sa inaakala ng marami, hindi ko hangarin na may pagbukas ng pinto ang mga kabataang tulad ninyo. Dahil ang hinihingi ng mundo, ang kailangan ng bansa natin, ay mga mamamayang marunong sumipa sa mga saradong pinto. Mga mamamayang may paggalang sa tradisyon, pero gumigiba ng mga bulok na sistema. Ipunang matapang at handa sa pagbabago, pero may takot sa Diyos. Bayang revolusyonaryo, pero maingat, mapagmahal sa kapayapaan, at matalino. Isang bagong henerasyon na handang bumalik sa pagtatanim, at hindi patuloy nahihiga at nganganga lang sa ilalim ng puno ng bayaba sa farm bill. Ang totoo, sa tingin ko ay huli na ang lahat para sa inyo kung nandito kayo ngayon at kailangan nyo pa ng ibang tao na maghihimay ng paksa para sa inyo. Ang totoo, sa tingin ko ay mas makabubuti pang umuwi na lang kayo dahil wala naman kayong mapapala dito. Magkano ba ang premyo? Meron ba? Ano ang makukuha ninyo pagkatapos? Unlad ba ang Pilipinas? Magbabago ba ang mga Pilipino? Bubuti ba ang mundo? Magiging manunulat na ba kayo? Kwapo sa inyo, atras na lang ako. Malamang, nung papunta kayo dito kaninang umaga, may mga nadaanan kayong kalalakihang tambay sa kanto. Wala silang balak maganap ng trabaho, at malamang hindi rin naman sila makakakita. Nakatira sila sa isang barangay na may pasugalang may-ari ng kapitan nito na alaga at protektado ng mga suhulang pulis. Malamang makakakita rin kayo ng mga rugby boys sa bangketa na sa halip na nasa paaralan at pinag-aaral ng kanilang mga magulang ay pakalat-kalat na lang sa kalye habang nagdudroga at namemerwisyo ng mga sidewalk vendor. Malamang nasaksihan nyo na rin ang mga ito kanina, pati na ang mga abusadong motorista, malalaswang billboards, smoke belching ng mga sasakyan, sira-sirang kalye, tubig baha, nagkalat na squatter, mga negosyong walang permit, mga gusaling labag sa building code, mga illegal na koneksyon ng cable TV, tubig at kuryente. Maraming, maraming pang iba. Malamang ito ang mga sumalubong sa umaga ninyo kanina. Sa syudad na mga mayor na pabalik-balik lamang sa pwesto at wala namang ginagawang makabuluhang proyekto o pinagsusumikapang pagbabago. Ang mga taong nakita ninyo kanina, ang mga chismosa, tambay at masinggero, pariwarang barangay captain, abusadong pulis, solvent boys, illegal vendors, walang pakundangan ng mga motorista, mapagsamantalang mga negosyante, corrupt public officials, mga inutil na ahensya ng pamahalaan, tamad na kabataan, manhid na mga kababayan, at matagal nang natutulog sa lipunan, lahat sila walang pakialam sa isusulat ninyo. Wala. Hindi nila yung babasahin. Hindi nila kayo paniniwalaan. Wala sa kanilang pagbabago. Titingin lang sila lahat sa saradong pinto at maghihintay na pagbuksan ng kung sino man ang may gusto. Ba't ba nga kayo magsusulat? Bakit nga ba kayo magsusulat? At para saan pa? Mga batang manunulat, may isang tao humarap din sa ganyang tanong. Higit isang daang taon na ang nakakaraan. Kinikilala natin siya ngayon bilang isang pambansang bayani. Paano niya manahanap sa puso niya ang mga sagot sa kabila ng gutom, sakit, lungkot, takot, puot at mga pangamba? Hangad kung mahanap niyo rin ito sa inyo. Tao ang gumagawa ng kultura at hindi ang kabaliktaran. Ang problema ng tinatawag natin sila ay siya rin solusyon kung matututunan lang natin itong kilalanin sa tawag na ako. Hindi lahat ng aspeto ng isang kultura ay kapaki-pakinabang.
Ngunit hanggat bahagi nito ang pagtanggap ng hamon, pag-ako ng responsibilidad, at pagiging bukas sa mga reformang moral, sa kabila ng anumang balakid, muli at muli nitong maitatama ang sarili niya. Ang kultura, tulad ng tao, ay maaaring magbago. Hindi man lahat ng sagot ay maaaring hingin. Maaari naman itong hanapin. Hindi lahat ng saradong pinto ay maaaring buksan. Dahil ang iba ay maaaring sirain. Pero bago manira, muli-muli ninyong subukan ang susi na nasa inyong mga kamay. Ang pagsusulat ay hindi tungkol sa paghingi ng inspirasyon, kundi sa pagbibigay nito. Magsulat kayo na parang lahat ay magbabasa, lahat ay maniniwala, at lahat ay magbabago. Dahil ito ang diwa at kapangyarihan ng pagsusulat. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.